Let's go, let's go. Hi. It's already minus 9. And yung tipo nagsawa ka na at... And it's already winter. Yeah, nakaano ka na lang, naka-crocs. Tsaka naka-pajama. Dahil nagpapasalamat ka, ito na yung, ano, ito na yung weather, nag-minus 9 na lang. So, iatid ko na yung mga bata, iatid ko na yung kids sa school. And guys, may nakiting ko sa Indonesia. Yeah, let's go, let's go. Let's go to school. Welcome back po dito sa Buhay Canada. I'll just talk to them, okay? Can you turn that on? Buhay natin sa Winnipeg, Manitoba. So makitip, makitrip, at makitravel dito sa amin sa Buhay Canada. So, right here, Norbit Mountain. Pinalik ng park. Are we going to be late? Yeah, you're late again. We are late. We are so late. Patrol. Kids is not there anymore. Because daddy. And we have lots of parking. Yes. No. We still have time. Come on. Hey. We'll go. Hop in here. Sira pa yan. We go here. Hop in. Jeez. Sorry. Wala pa ang pambili ang daddy ng ano. Wala pa ang pampagawa. Go. Bye. Does Rizzi have time? Yes. Same thing as with Rizzi. She'll hop. Bye. I'm third. What do you mean third? My name is third. What do you mean your name is third? Like 30. 30? Okay, bye-bye. Bye-bye. Love you. Okay, study. Go. Alright, yung nasanay ka na dito sa Manitoba na yung mga temperature is nasa most likely 2 weeks na minus 20 or minus 30 or sometimes minus 40, yung biglang naging minus 9, masaya ka na kasi hindi na kailangan ng doble-dobling suot at pwede nang naka-crocs at naka-pajama. So yan, pag nandito ka sa Manitoba, yan yung mararamdaman mo. Okay, so pinayos ko sa sakyan. Dinala ako kanina umaga ng around 10 o'clock. And ngayon, it's around 5 p.m. And natapos na. So ang ginawa ko, bumili lang ako ng konting pyesa. Especially ang dami kong pinagawa. So grabe. So kapag pinadala ko or pinagawa ko siya sa dealership, abutin siya ng around 2,000. Ng around $2,200. So ito, buti na lang meron tayong kakilalang mekaniko. And it's really a car mechanic ng Honda. At malaki, malaki-laki yung natipid natin at ngayon pupuntahan ko na. Kuya, yeah. Okay na yung ano, dito sa side lot? Oo. Oh. Anong problema mo kaya, motor? Kaya, kinuha ko yung sensor sa loob, yung adjust ko. Ah. Ito, putol na tinadami ng crack ako. Sabi ko sa iyo, yan crack. Oh. Oh, malapit na pala yun. Oo, malapit na pala yun. Oh, pero malami na, oh. Buti na palitan. Oo. Oh. Kung hindi pa, matatalasik nito. Oh, dami oh. Oh, konti na lang pala yung kuya. Buti na maliit eh. Buti kung mga lumang, kung malaki to, okay lang. Pero maliit masyado yun. Pero may crack na talaga. May crack na, dami. Oh, Diyos ko. Buntik ito, pa. Tsaka ito oh, may tagas na rin. May tagas na rin. Oo. Oh, kaya, sila matupad. Oh, disakto lang pala kuya. Mabuti pinagtan natin. Oo. Oh, ayos. Meron pa ba tayong kuyang pwedeng gawin? Or ano mga susunod na ano? Para at least transmission fluid mo napalitan mo na? Mga fluid lang? Yung fluid ko, transmission ko, ano, napalitan ko siya 3 years ago. 3 years ago. Pero kailangan... Pag bago ka mag-drive, dapat palitan mo yun. Balikan ko na lang, tapos ilagay ko na lang dito sa mailbox yung kulang ko. Sa uulitin. Okay, thank you. Alright, so yun. Ibra-vlog ko lang talaga to kasi para ako nanalo ng loto. Kasi ganun kalaki yung natipid ko dito sa pagpapagawa sa sasakyan. So sobrang tuwa ko lang talaga at nakilala ko si kuya na gumawa ng sasakyan. Sobrang laking pasasalamat. Lalong-lalong na naayos niya, na-fix niya yung dito sa may sliding door. Nagre-research ako, sliding door, pag pinalitan mo yung mismong motor, aabutin pa lang yung pyesa, no? Nag-coat na ako ng pyesa sa isang dealership. Yung pyesa pa lang, isaabutin niya ng $1,216 plus yung labor.
Tapos isa sa pa sa mga pinalitan namin is talagang yung pinaka-concern ko, lalong-lalo na during or this coming summer, na most likely magda-drive na naman kami na magda-drive. Yung timing belt tensioner. So bumili ako kanina ng piyesa ulit. Inabot kami ng $500 doon pa lang sa timing belt and tensioner. So biniyaran ko lang ng cash kasi hindi siya, ayaw niya, wala siyang Interact, wala siyang credit card. So nagbayad ako ng cash kay kuya nang siningil niya lang ako sa lahat-lahat ng damage dito sa ginawa niya sa sasakyan is $380. So kulang pa nga ako dahil kulang yung cash ko. Sabi ko babalikan ko na lang next time. So I'm just being honest sa mga ganyang bagay kasi sa totoo lang dito sa Canada, yung mga discarding ganyan, bihira lang din kayo makakakilala ng mga tao na pwedeng tumulong sa inyo at bihira lang din yung mga tao na mamimit nyo na ganyan na pwedeng magpa-installment pag dinala nyo yan sa dealership, sobrang mahal. Shout out kay kuya and we are all good, sobrang relief and panalong panalo dun sa presyo na binigay niya lalong lalo na sa labor. Biruin mo, gumastos ka, all set na, pati yung sa sliding door gumastos ka mga around $880 para sa lahat. Pag sabi ko nga sa inyo, pag dinala niyo to sa mga dealership or talagang sa mga gumagawa, plus tax pa yan. So yan, maraming salamat ulit kay kuya and sa mga nandito na sa Canada, alam niyo na, message nyo lang ako kung sa mga sasakyan, tinanong ko naman siya kanina, sabi niya, huwag ko na lang daw i-post yung lugar niya, huwag ko na lang daw i-post yung picture, or huwag ko na lang sabihin kung ano talaga yung identity niya, kasi syempre nag-iingat lang din siya, lalong-lalo na rito, maraming ano, alam mo na, maraming mga inggitero at inggitera. And ito, sinishare ko lang to sa mga subscribers and naka-tune in dito sa video na to. And yan, sabi niya naman okay lang daw, basta i-refer ko, sabihin niya lang daw talaga sa akin at alam mo yun, siya na raw ang bahala. So yun, so yan, uwi na ako kasi bumili ako dito sa Safeway ng keso kasi mag-white spaghetti kami. So sana may nakuha kayong ano, tip, sana may nakuha kayong mga diskarte na naman dito sa Canada. So once again, dito ko natatapusin tong video na to, natutuwa lang talaga ako. Makitip, makitrip at makitravel dito sa buhay sa Canada. And we will see you on to the next one. Peace! Yan, wala na yung ilaw dito nung nakaraang araw, nung nag elk horn tayo. May mga ilaw dyan. Yan, yan yung para sa, ano yan, sa sliding door. Pero look at this. So pipindutin ko na yan. Open. Ay, hindi pa pala, sorry. Yan, open natin. Open. Ooh, look at that. Look at that. Close nga natin ulit. Close. Ooh, look at that. Ayos na. Yeah. Let's go.